Kakapasok lang, grabe to, nabulabog ang Kongreso sa pasabog ni Bato, Tamba PBBM, tinawag na traidor. Aba, mas lalong lumalala habang tumatagal. Ako, masyado silang nagiging mainit, mga katunay. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Updates. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito si po. No? Unahin na po natin yung akusasyon ito ni Senator Bato na siya po binisto na po ni Senator Bato para daw siyang sinasaksak sa likod, no? Dahil sa kanyang siniwalat na isa po pala, no? Hindi po niya akalain. Isa po sa tinatawag na nagtatraidor, no, sa kanya at kay Pangulong Duterte. Ikaw naman, no, Senator Bato, ay walang iba kundi si Martin Romualdez. Napakatindi naman pala, ha? Martin Bistado. Talagang siya yung lumalabas talaga sa hula. Hindi, kasi parang nangyari na yung mga ganun eh. Kasi marami talaga, di ba? Maraming nainis sa kanya. Lalong-lalo na yung doon sa confidential fund. Di ba? Tapos yung mga ganyan-ganyan. Tapos tinawag na, kaya nga tinawag siya na, hindi ko, hindi ko natutuko. Masabihin, oh, wala namang pinatutungkulan si VP Sara doon. Pero sa kanya talaga parang tumatama yung ano, yung tambos na salitang yon. No, syempre doon pa lang sa umpisa talaga, no, talagang parang nakitaan na ng potensyal si Tams na oh, gusto nitong maging ano, maging presidente. Yun ang inaano ng mga tao, no. Hindi lang sa akin, ha. Sinasabi ko lang yung mga naging komento nila dati, yung mga naiisip nila about kay Tams, no. Gustong maging presidente niyan, mataas ang pangarap, ganito, ganyan, ganyan. Kaya daw ganun ang ginagawa kay VP Sara, pero hindi pa naman tayo sigurado, hindi pa naman tayo sure. Malay natin, hindi naman niya gusto na tumakbo bilang presidente. Di ba, hindi naman ganun. Hindi natin alam, no? Baka false alarm lang yung naiisip natin. Baka yung pagtulong-tulong niya is galing talaga sa puso niya, mga masabihin sa akin, walang di dito. Hoy! Ano ka ba? Dumbistado ka na. Alam niyo po, si Senator Bato, parang huling-huli. Tayo po, alam na po natin na malaki po ang papel ni Martin dito. Kung titignan niyo po, wag na po tayong magsabi, no? Mismong mga congressman na, no? Iko-quote ko lang po, walang nangyayari sa House of Representatives na hindi alam ng speaker. Yes, tama yun. Yan tama. Po ay sinabi, hindi po ng kakampi natin, ha? Yan po ay sinabi ng isang Vatican na congressman, walang iba kundi si Edsel Lagman. Hindi, tama naman yun, no? Lahat naman talaga, no, ng gagawin nila, ng mga tao, mga tauhan mo, no, bilang leader, kailangan is nalalaman mo talaga. Nandudoon yung aproba mo. Kung ano, 'di ba? Hindi naman pwedeng kumilos sila basta-basta, 'di ba? Tapos ikaw na siyang namumuno sa kanila, yung pinakamataas, hindi kanila kinukonsulta, yung wala kang kaalam-alam. Syempre, kapag may ginawa silang hindi maganda, natural sasabit ang iyong pangalan doon, 'di ba? Kailangan talaga is may basbas talaga. Puwera na lang talaga kung pasawan yung mga taong hawak-hawak mo, yung mga taong nasa ilalim mo. 'Di ba? Kung talagang gusto talaga nilang gumawa ng ganun. Na syempre masisira ang pangat. Pwede pa lang maging katwiran 'yon. Pwede niya sabihin na wala akong alam diyan. Baka sila 'yon. 'Di ba? Pero talagang kailangan talaga ng basbas bago kumilos yung mga, 'di ba? Yung mga tao na nasa ilalim mo. Ganun 'yon, eh. So kung ano po yung nangyayari sa
sa Congress ngayon, sa House of Representatives, alam na alam po yan ng Speaker. Ah, mali pa pala ako ng quotation. Walang nangyayari sa House of Representatives na bas-bas ng Speaker. Bas-bas po yan. So yung nangyayari po ngayon sa House of Representatives na nakasalang po ang mga Duterte at mga kaibigan, Duterte and friends, no? Diyan po sa House of Representatives. Alam niyo na po ibig sabihin yan. Yan po ay may basbas ng Speaker. Oo, hindi naman kasi pwedeng sabihin ni Tams na, oh, wala akong alam dyan. Diba? Siyempre, ikaw namumuno bilang Speaker. Diba? Parang kung sila magdidesisyon, parang binastos ka naman nila nun. Diba? Alam mo yun, lahat ng nangyayari talaga sa Kongreso is nalalaman mo, siyempre, Speaker ka. Eh, pwera na lang kung busy ka sa ginagawa mo na iba, diba? Namimigay siya ng ganun. Diba? Nabibigyan ko pa ng katwiran eh, no? Malay mo, busy ka sa pamimigay ng mga ganto, ganyan. Medyo, bahala na kayo dyan kung anong gusto nyo gawin. Pero hindi naman ganun. Siyempre, bilang Speaker talaga is kailangan panindigan mo kung ano yung position mo. Diba? Kaya, hindi mo pa pwedeng hindi malaman kung ano yung nagiging galawan doon sa Kongreso. Kung ano yung nagiging plano, kung ano yung ano, diba? Hindi pa pwede na hindi mo malaman. Napakalabo yun. No? Kaya hindi mo maitatanggi kung anuman ang lumalabas doon. Diba? Ito pala si Senator Bato, eh, tiwalang-tiwala ka kay Speaker Martin na poprotektahan ng mga Pilipino. Ngayon po na-realize ni Senator Bato na isa po si Martin sa kumukumbinsi sa mga co-accused niya, no? Sa kanyang mga co-accused, ah, na sila ay idiin sa ICC ni silang dalawa ni Pangulong Duterte ay idiin sa ICC. Ang lupit po talaga, wala tayong magagawa. Yan talaga si ano eh. Yan po talaga si Martin. Eh tapos yung mga attack dog ni Martin ang sinasabi eh chismis lang daw yung sinasabi ni Bato. Chismis? nakita niyo ba yung nangyayari ngayon? Sino po paniniwalaan nyo, ha, na yung House of Representative Leader, yung Speaker Martin, sinasabi ni Bato na may kinalaman para madiin yung mga Duterte at si Bato mismo, si Pangulong Duterte, si Bato sa ICC? No? So parang dito sinasabi, no, inakusahan ni Senator Bato dyan sa Congress na sila yung may kinalaman kung bakit na didiin ang mga Duterte yan sa ICC na yan, sa ginawa kwidaw na pagkakamali nila, 'di ba, nung war on drugs naman yun eh. Yun talaga yun eh. 'Di ba? Yun lang naman. Meron pa bang iba? Kasi yung iba namang ibinibintang sa mga Duterte is hindi naman talaga napapatunayan. Ngayon, ito yung war on drugs talaga ang dinidiin sa kanila. Ngayon, parang binibigyan ng ano, 'di ba? Ng power kung sino man ang gustong mag-ano sa kanila. Na anuhin ng mga Duterte tsaka si Senator Bato. Oh. Sino po ang may maniniwala sa inyo? Sa kitang-kita natin nagaganap, ano po nakasalang? ICC, War on Drugs, EJK, POGO, lahat po 'yan. Pagsasama-samahin nila 'yan, ihugnay nila. Kay Pangulong Duterte. Lahat ngayon, puro kay Duterte na ibibintang, no? Pag nanakaw ng sinampay ng kapitbahay. Lahat yan, no? Pag ihi sa kapitbahay. Ganun yan. No, hindi talagang ano eh. Kung ikaw talaga, oh, hindi ko naman sinasabing si Speaker, no? Hindi ko, wala tayong babanggitin dito. Pero kung ikaw talaga, no? Uulitin ko, kung nananakam ka sa kapangyarihan, inaambisyon mo, no, inaambisyon mong makamit yung matagal mo nang pinapangarap. Alam nyo, ang pagiging presidente talaga is talagang pinapangarap ng karamihan yan. Diba? Halos lahat ng politiko kaya pumapasok sa ganyan, hindi lang para makapaglingkod sa bayan. Hindi lang ganun. Kundi para makatawid papunta doon. Diba? Pero minsan, nauudlot sila kasi nga kapag nakaupo na sila sa posisyon na tinakbuhan nila, is hindi na nila ginagawa yung trabaho nila. Kaya hindi sila makaungos-ungos dun.
Ibig kong sabihin, trabaho nila yung pinangako nila sa taong bayan. Pero napakaraming politiko na talagang gustong tumungtong doon sa posisyon ng pagiging presidente. Dahil nandudoon na lahat ang kapangyarihan. Kaya mong pagalawin lahat, di ba? Sa'yo lahat papanig, sa'yo lahat makikinig. Kaso nga lang, siguro yung mga kasama mo doon makikinig sa'yo, pero yung taong bayan, it depends in the situation. Kasi talaga minsan, ang magiging kalaban dyan, taong bayan. Kapag hindi sila sumasakay sa kung anong ginagawa mo, yun ang mahirap. Kung tutusin, mahirap talaga pasakayin ang mga taong bayan. Siguro, kung eleksyon, is napapaniwala yung taong bayan sa mga pangako na sinasabi na, pag nanalo ako, ipapagawa ako ang ganto. Pag nanalo ako, magiging mura si ganto. Siguro doon, sa umpisa. Pero kapag nararamdaman na ng taong bayan na hindi mo naman nagagawa talaga lahat, yun na yun. Kaso nga lang, mas maganda talaga yung taong bayan is maging mapanuri. Kasi mahirap eh. Kapag ikaw bumoto ka ng isang tao tapos napunta sa mataas na posisyon na hinahangad niya, tapos alam niyo naman palang sablay, talagang ang gusto niya lang talaga ay kapangyarihan, malaking pagsisisi yun. Kasi minsan baka gawin niya ang lahat ng paraan para hindi siya bumaba. Diba? Marami pang taong inosente ang masaktan. Siyempre, hindi naman papayag yung mga taong bayan na ganun. Kaya kailangan, bago kayo maglukluk sa ganoon, is kailangan pag-isipan mo ng 30 beses. Kung maaari nga, 100 beses eh. Diba? Sinasabi nila 10 beses. Hindi. Kailangan napakaraming beses. Kailangan makita mo talaga kung ano yung ginagawa niya. Kung ano talaga yung ginagawa niya sa taong bayang paglilingkod. Diba? Si Tom, si ganun din naman ang ginagawa. Parang sabihin, bakit naman siya? Tumutulong naman siya eh. Maybe. Di ba? Malay natin. Di ba? Pero mas maganda maging mausisa ang taong bayan. No? Alamin. Di ba? Hindi yung basta-basta lang na, kilala to. Boto ko to. Hindi. Kailangan ngayon is mag-isip ka, ano ba ang nagawa ng tao na to para iboto ko? Diba? Lalo na kasi yung presidente at vice president na posisyon is napakaselan yan. 'Di ba? Matataas na posisyon 'yan. Kailangan talaga diyan is pinag-iisipan natin, hindi yung basta bara-bara lang na boto. Kasi 'yan yung mga tao na maaaring kumontrol sa bansa natin. 'Di ba? Sila yung magbibigay ng orders na kung ano-anong, 'di ba? Sila yung susundin ng lahat. Kaya dapat talaga is mag-isip tayo, 'wag yung pabara-bara. Kaya pinag-aagawan yung posisyon na 'yan dahil napakaraming pwede mong magawa diyan. Siyempre, lalong-lalo na dyan, maraming datong dyan. Totoo naman mga katunay, di ba? Yan, napagsama na nila eh. Yung kinikita raw sa Pugo, yun daw yung pinambabayad dito po sa mga war on drugs. May pera nang involved, ha? Dati yan yung pinagmamalaki natin, yung sinasabi natin. Alam nyo po, kung yung politiko hindi kumikita sa kanyang ginagawa, eh tapat pong politiko yan. Katulad si, di ba, ang question ko sa inyo noon, si Pangulong Duterte ba, pag may natutumba, nagkakapera siya? Hindi naman, kako. Ngayon po, parang sinasagot nila, no? May pondo raw yun. Galing sa Pogo. Tignan nyo naman, no? Kayang-kaya nilang pag-ugnayin. Tapos, i-deny nyo na walang kinalaman si... Ang sasabihin nyo, chismis lang. Na gustong madiin ni Martin. Eh, kitang-kita sa mga ginagawa nyo. Ulitin ko lang yung sinabi niya. No? Hindi kasi ano eh, dito sa senaryong to, di ba, ang problema laging umiikot lang sa mga Duterte. Wala na tayong ibang nadidinig na problema eh. Oo, wala na silang ibang taong napapag-initan kundi ang mga Duterte. Kasi nga, sila yung talagang magiging threat eh. No, aminin na natin 'yan. Sila yung magiging threat sa next election. 'Di ba? Kasi pwede nilang dawala yung mga dilawan, 'di ba? Dumating si Marcos. So syempre, kung sino yung mga nasa kadikit kay Marcos, sasamantalahin nila yung panahon na 'yon na kailangan makaano ako sa susunod, 'di ba? Matulungan ako niyan. Didikit ako diyan, ganto ganyan. Kasi kapag iba ang nanalo sa susunod na eleksyon, wala na naman sila, hindi na naman sila makakaporma. Yun ang pagkakamali nila eh. Paulit-ulit kong sinasabi, ayun ang pagkakamaling ginawa nila.
Diba? Kung gusto nila ng mataas na posisyon na yun, o gusto nilang maging ano, hindi lang dapat sila nagpalakas kay Marcos. Dapat nagpalakas din sila sa mga Duterte. Parehong malakas yung pangalan na yan eh. 31 million, 32 million, yung nakuhang boto sa president, vice president, parehong malakas yan. Dapat hindi nyo hinamon yung 32 million. Diba? Dapat utak yung ginamit nyo eh. Hindi kasi utak. Diba? Ang pinairal nyo agad, yung paghangad. Na, si BP Sara, naku, baka manalo to. Naku, ganun na agad. Natural, mananalo siya. Malakas ang pag-asa niya sa mga survey. Dahil kilala naman ng mga Duterte. Alam ng mga tao kung paano gumalaw ang mga Duterte. Ngayon, kung nagbabala kayong tumakbo sa mataas na posisyon, bakit hindi nyo nalang hinintay? Kung gusto tumakbo ni BP Sara ang presidente sa susunod, bakit hindi nyo nalang hinintay yung pagkakataon na kayo naman ang endorso niya at i-endorso kayo ni PBBM? Di ba dapat ganun ang ginawa nyo nalang? Di ba mas safe? Eh kaso nga lang wala, hindi ganun yung ginawa nyo. Mas ninais nyo pa na, sirain ko yung mga Duterte, ganito, ganyanin ko yung mga Duterte. Kasi number one sila. Paano ako makakaupo? Alam nyo, kahit maupo si VP Sara, manalo sa susunod na election sa 2028, kung okay at buo ang unity team, kung okay si PBBM tsaka mga Duterte, okay pa rin kayo, wala kayong problema. At ang taong bayan, malapit sa inyo. Ang mga pro-Duterte, malapit sa inyo. Mga pro-Marcos, malapit sa inyo. Lahat kuha nyo pa rin. Diba? Or kung gusto nyo naman ang posisyon na yun, gusto nyo madalian. Oh, eh, kausapin nyo si VP Sara, pwede naman kayo mag-usap na, oh, huwag ka munang tumakbo sa susunod na eleksyon, baka pwede. Padaanin mo naman ako, gusto ko kasing maramdaman, maranasan naman akong makaupo sa Malacanang kahit konti. Diba, malay nyo, bigla naman siyang, ano, umatras. Diba? Sabi niya, oh, sige, eh, oh, ikaw nang bahala dyan, oh, kung gusto mo, endorse. Ganun dapat eh. Pinairal nyo kasi yung ano eh, yung gusto nyo agad. Diba? Kailangan, is nag-isip muna kayo. O kaya ganyan ang nangyari. Nahati. Diba? Yung pro-Duterte, naging pro-Duterte na lang. Diba? Yung pro-Marcos, naging pro-Marcos na lang. Dati pro-Duterte, pro-Duterte, naging pro-Marcos. Pro-Marcos, naging pro-Duterte. Ganda nun eh. Sama-sama. Diba? Pinaghiwalay eh. Nung mga masasamang espiritu. Diba? Yun ang malaking pagkakamaling nagawa nyo. Diba? Eh. Ni Edsel Lagman, walang nangyayari sa House of Representative na hindi alam ng speaker. Lahat yan, may basbas ng speaker. So kung ang ginagawa ninyo, imbis na tumulong sa taong bayan, correct po, wala po silang tulong sa taong bayan. Ang lahat po ng ginagawa nila ngayon para idiin ang Duterte. Pag po ba nadiin nila yung Duterte, uunlad na po ang Pilipinas, 29-20 pesos na po ang bigas. Yun yung sinasabi ko eh. Walang naitutulong yung ginagawa nyo para idiin na idiin ang mga Duterte. Hindi po bumabango ang pangalan nyo dun. Diba? Duterte po ang nasisira nyo eh. Duterte, kumbaga meron ng pundasyon yan. May mga sumusuporta niya dyan. Okay lang sana kung wala namang sumusuporta sa kanila, kung maliit lang ang nagawa nilang pundasyon. Madali talagang tipakin, pero talagang mahihirapan kayo. Kahit sabihin nyo maraming mga kasama sila na politiko na nagbaliktaran sa kanila, kung ang taong bayan ay patuloy pa rin na sumusuporta sa kanila at hindi pa rin naniniwala sa kung anumang ibinibintang nyo sa kanila, matibay pa rin ang pundasyon nila. Nagiging matibay na pundasyon yung taong bayan sa kanila. Yun ang sinasandalan ngayon ng mga Duterte. Kung kayo po ay naglingkod na lang sa bayan, ginawa nyo lang yung trabaho, no? Yung trabaho nyo. Ipinakita nyo sa taong bayan na gagalaw ako para sa mga tao. Diba? Yung pangako ko, tutuparin ko, ganito, ganyan, ganyan. Hindi man matupad ng 100%, pero makita ng mga tao na ginagawa mo lahat ng paraan. Diba? Siguro, mas bumilib pa yung mga tao kaysa idiin ang mga Duterte. Kasi walang mangyayari. Kita nyo hanggang ngayon, hindi pa rin tumatalab. Hindi gumaganda yung nagiging feedback ninyo sa ginagawa nyo sa mga Duterte. Lalong nagkakaroon ng gulo. Nag-aaway-away lang. Pati nga yung mga supporter, nag-aaway-away na. Yung mga vloggers, pro-Marcos, pro-Duterte, nag-aaway-away din. Diba? Nagkakasiraan kayo pareho. Ganun eh.
Ganun yung nangyayari. Walang nangyayaring magandang feedback sa nangyayaring ganyan. Puro ako nangyayari, no? Dapat, ginawa nyo na lang yung trabaho nyo. Sa loob ng 6 na taon, paglilingkod, diba? Oh, wala sanang problema. Diba? Kasi lahat to, dahil sa takot eh. Sa takot at ambisyon. Yun eh. Kaya nagkaganto-ganto eh. Nadami na ba ang may trabaho? Bababa na ba ang presyo? Oo. Saka imbis wala din namang mangyayari. Hindi. Pag umulan ba, wala nang baha? Hindi rin. Ang mga gustong pag-usapan ng tao ayon sa survey ng totoong survey company SWS at Pulse Asia. Oh, meron na pong totoo at meron pong ginagamit na survey company. Yan po ha. Oh, bahala na kayo. Basta ang pinakatotoo lang dyan dahil sa track record. Hindi na rin tayo magpapatumpik-tumpik dyan sa mga survey company na yan. Matagal ko nang sinasabi yan. Dalawa lang po ang kapanipaniwala dahil sa track record. SWS at saka yung Pulse Asia. Pag yung dalawa na yan, paniwalaan natin. Ano po yung sinasabi na SWS or Pulse Asia? Ang pangunahin pong gustong malutas ng mga mamamayan, taas ng presyo. Taas ng presyo ng bilihin. Diba? Ikalawa, dagdag na kita ng mamamayan. Oo. Pagkakaroon ng trabaho, dagdag na kita. Alam nyo kung masolusyonan lang yan, yung problema sinasabi ni Sir Badong na yan, na dagdag kita sa mga nagtatrabaho, is walang problema, no? Talagang magiging maayos. Yun ang dapat tinatrabaho nyo, sinusolusyonan eh. Tapos yung pagbaba ng mga bilihin. O pagpalagay nyo, hindi nyo masolusyonan yung pagbaba ng bilihin. At kung alam nyo mataas ang bilihin ngayon, sana mas tinataasan nyo pa yung pasweldo sa mga tao. Kasi kung ganun pa rin, no, ang hirap eh. Mababa yung sinusweldo nila, tapos ang mahal ng bilihin. Kinukulang, kinakapos. Diba? Dapat sumusweldo ka talaga ng malaki. Yung mga sumusweldo nga ng malaki, kinakapos pa eh. Lalo pa kaya yung iba. Diba? Pero kung magawa ng paraan yan, solusyon, kung yan ang pinagtalunan nyo, kung yan ang pinaglalaban nyo, ang dami pang natuwa. Diba? Yung pagbaba ng bilihin. Diba? Yan yung mga number one na problema dito sa bansa natin eh. Yung pagtaas ng bilihin at saka yung mga trabaho, hindi tumataas yung mga sahod. Diba? Yun ang mas magandang gawin, yung pagtuunan ng pansin. Diba? Mas malaking punto sa inyo yung kapag nagawa nyo ng maayos yun. Pero ano po ang pinagkakabala ng lahat ng nasa gobyerno? Duterte. Paano sisirain yung mga Duterte? Concern ba yan ng mga Pilipino? Hindi po. Gusto nila magkaroon ng kalutasan yung taas ng presyo. Pero saan abala ang lahat sa gobyerno? Kaya yung iba kasi nagre-rely sa sana Duterte na lang. Gusto namin yung dating pamamalakad ni Tatay Digong. Kaya tuloy nakukumpara din ng ganun eh. Kung kinukumpara ng gobyerno ngayon yung ginawa ni Duterte na sinasabi nilang palpak daw, pero ang taong bayan sinasabi nila na hindi palpak at maayos naman yung ginawa ni Tatay Digong. Kaya gusto nilang bumalik uli yung ganung pamamalakad. 'Di ba? Kaya napapagkumpara sa ganun eh. Kaya mas maganda na nga lang sana itinuloy nyo na lang kung ano yun eh. Dinagdagan nyo na lang eh. Paano sisiraan ang mga Duterte? Ang inaatake po kay Pangulong Marcos, pinagmalaki niya sa zona 5,500 Finnish flood control project. Well, doon sumablay. Natawa na lang si ano eh. 5,500 flood control projects. Ha? Pinagmamalaki. Ano ibig sabihin ng pinagmamalaki? Is either ikaw ang gumawa niyan o ikaw yung nagtuloy. Sa panahon mo, proud na proud ka. Kaya mo pinagmamalaki. We have 5,500 flood control projects. Kasi talagang yung sinabi niya yun, no? Talagang kumpiyansa siya eh. Kumpiyansa siya nun, yung sinabi niya yung ganun eh. Kaso talagang loko talaga si Karine eh. Pagkalipas nung zona na yun, talagang bigla siyang bumuhos ng ganun ng ulan. Pinakita talagang, yan ah, hindi pagawa oh. Binisto. Alam niyo kung sino may kasalanan yan, si Karina talaga.
Oh, si Karina, may kasalanan yan. Hindi si Corina Sanchez, si Karina yung bagyo. Diba? Kaya tuloy medyo napahinapaya ng konti si PBB on doon. Lang yato si Karina eh, no? Maka Duterte din ata si Karina. Diba? Sino po ba nagmalaki niyan? Kami ba? Si Pangulong Marcos. Huwag tayong papadala minsan. Huwag tayong magpapadala sa masasarap na... Pero hindi niyo ba alam yon? Kung may ano, na sinabi niyang may nagawa na, di ba? Hindi niya alam na hindi pa pala gawa. Ano yun? Parang sinabi sa kanya, uy, Mr. President, gawa na yung mga blood control, ganyan, ganyan. Okay na. Wala na tayong problema. Is talagang sabihin mo na sa zona yan. Parang ganun ba yon? Hindi muna inusisa o ano? Basta sinabi lang ng tao. Kaya mas maganda kung tutukan mo eh. Kung wala kang alam dun sa nangyari at inasa lang sa mga tao, sa mga tauhan mo, mas maganda kung ikaw ni mismo bilang ano, no? Pinuno. Alamin mo kasi talagang kapag may nangyaring kapalpakan, sa'yo talaga tatalbog lahat yan eh. Matatamis na pananalita. Ang dami pong nadala dyan. Di ba? Magagandang babae. Nadadali na matatamis magsalita. Liligawan, kala mo mga okay, no? Pag sila na, no? Bugbugan na. Diba? Meron pa nga, magagaling kumanta. Ay, buti pag nauntog, pag nakakita ng mga putya, nalula sa kagwapuan. Ayun, natating natunghaya ng video na nagmula kay Banat News Updates at syempre natunghaya natin ang boses na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol sa video na natunghaya natin ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!